pangunahing hanap buhay sa aming probinsya ay pagpapalaya. Simula nang ako'y bata pa lamang, nasubaybayan ko kung gaano kahirap ang pagsasaka. Simula sa pagtanim hanggang sa pag-ani nito. Minsan ako'y napapaisip sa kabila ng sipag at dedikasyon ng ating rice farmers. Bakit ganun pa rin ang kanilang dinadanas na problema? Magastos na produksyon. Hindi sapat makita. Nagsasakripisyo ang mga magsasaka. So, hear me out. Dati kasi, nagpapalayan din ang tatay. Kaya, bata pa lang ako, naririnig-rinig ko na yung mga problema sa palayan. Gaya ng damo, insekto, tapos yung mga sakit-sakit sa palay. Pero, bakit hanggang ngayon, yun pa rin yung dinadaing ng mga farmers? Kaya naghanap kami ng mapagtatanungan na isang maituturing na expert sa pagpapalayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Maliwanag. Pupuntahan natin ang Rada Eco Farm kasi sabi ng DA, ang farm na ito ay may magandang pamamalakad sa kanilang mga palayan. So tingnan natin para malaman natin kung ano ba ang kanilang sikreto. Tara! Nandito na tayo! Tara, pasok na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Roger Rada, ang may-ari ng Rada Eco Farm. Isa po itong certified ETI learning site for livestock and rice production. Ganun din po, ito po ay certified farmer principal ng PISDA for rice production. Anong nagsimula ako noong 2017 sa pagpapalayan dito, ang ginagamit kong pamamaraan ay yung traditional magmakaluma kung saan magsimula sa pagpili ng binhi, sa pamamahala ng tubig, pamamahala ng piste hanggang sa pag-ani, ayun ang ginagamit ng aking mga tauhan. At nagkaroon ako ng maraming problema bago kami makapag-ani. Unang-una, hindi magandang kalidad ng binhi ang aming nagagamit dahil bibihira lang dito magkakaroon ng sertipikadong binhi. Pangalawa, yung pangangasiwa ng pamamahala ng katubig. Ganun din po yung pamamahala ng damo at piste kung saan ang traditional na paraan ay yung pag may nakitang piste, i-spray ka agad. Habang patuloy akong naghahanap ng solusyon para ma-improve yung production, nagsaliksik din ako at nag-training sa ATI kung saan marami silang itinuturo. Isa na rito ay ang pag-apply ng palay chick system kung saan ay mayroong tayong mga hakbang na sinusunod para magkaroon ng mas mataas at di kalidad na ani. Okay, kumpara sa mga sinaunang pamamaraan, ang pag-apply ng palay chick system ay nakapagdagdag ng 10% hanggang 15% ng ani at mas lalong nakakapagpatipid ng gastusin para sa pagsasaka. Isa sa mga naging hindrances ko
Nung ako ay nag-adapt ng makabagong pamamaraan, ay yung aking mga tauhan dito, ay hindi nila kayang iangkop sa kadahilan ng nakasanayan na nila yung makalumang pamamaraan. Isang halimbawa doon ay ang paglipatanim. Naging traditional na dito sa ating lugar na sabog tanim na lang, ang katwiran nila ay magastos. Ang pangalawa ay yung pamamahala ng piste. Ang lag nilang nakasanayan, basta't mayroong kulisab, mag-i-spray ka agad ng pamatay kulisab. Ganun din sa damo. Subalit nung napag-aralan ko yung paggamit ng palaychik, may mas madali pa palang paraan at matipid na pamamaraan para masugpo yung mga kulisap at mga damo. Okay, ang RC po, or Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito isang programa na nagdulot dahil tayo ay mayroong RTL o yung Rice Tarification Law na ipinapatupad sa sektor ng agrikultura. Malaking competition po iyon sa ating mga magsasaka dahil sa RTL, malaya nang makakapasok yung mga produktong agrikultura mula sa ating mga karatig na bansa dito sa Asia at sa buong mundo. Kaya minarapat ng ating pamahalaan na magkaroon ng programa itong RCEP upang tulungan ang ating mga magsasaka na magkaroon ng pagkakataon na makipagsabayan sa mga kalidad at sa produksyon, sa dami ng produksyon ng palay at iba pang produkto agrikultura dito sa ating bansa. Ang palay chika ay isang pinagsama-samang mga pamamaraan upang makamit natin ang masaganang ani at mataas na kita. Ito ay binubuo ng Siam na Kachik kung saan ang lahat ng ito ay ating susundin para maging matagumpay ang ating pagsasaka. Ang unang-una ay yung Kachik 1, ang pagpili ng kalidad na binhi na ating gagamitin sa ating pagtatanim. Kinakailangan natin yung dekalidad at puro upang maiwasan natin yung mga unhealthy seedlings, mababang germination rate, at yung mga ibang mga botel ng damo na kung saan ito ay halo sa ating mga pananim na palay. Ang pangalawa ay ang dapat patag ang lupa. Bakit patag? Dahil kinakailangan natin na patag para maging madali ang pagpapatubig at ganun din ay hindi dadapuan ng maraming piste at damo ang ating palayan. Ang pangatlong kachik ay ang sabayang pagtatanim. Kinakailangan rin natin sa ating mga karatig na palayan, sabay-sabay tayong magtanim. Hindi naman ibig sabihin na sa loob ng isang linggo matatapos tayo lahat. Dapat sa loob ng isang buwan ay tapos na magtanim ang ating mga palayan na nasa paligid. Ito ay para maiwasan natin yung pagpalipat-lipat rin ng mga piste. Pang-apat, ito ay ang kinakailangan ay malusog ang ating mga punla. Dapat ay mayroon tayong sapat na nutrients bago natin ilipat ang punla. At kinakailangan rin ito ay walang kasamang piste bago natin ilipat tanim. Pang-anim ay ang patubig. Kung saan dapat ma-manage pa natin ang papatubig natin sa palayan na hindi kinakailangan kulang at hindi naman kinakailang sobra para maiwasan natin ang water stress sa ating palay, tanim na palay. Ang pangpito ay ang iwas piste. Sa iwas piste o ang sinasabi na integrated pest management, kinakailangan nating suriin kung ano ba yung nararapat nating gawin, kung ano ba yung mga piste na dapat nating puksain. Dahil meron naman tayong mga kaibigang kulisap kung saan sila rin ay tumutulong sa atin para mapuksa yung mga kaaway na kulisap. Pangwalo, ito ay ang sapat at tamang panahon sa para sa pag-ani. Sapat ang ibig sabihin is, tama na ba yung pagkahinog ng ating bunga ng palay? Dahil kung mas maaga nating anihin, o di kaya ay mas huli nating anihin, mas malaki yung ating sinatawag na harvest loss. Ang pang-siyam ay ang tuyo at maayos na palay. Kinakailangan nating mapatayo ito at mamintin natin ng at least 4-10% moisture content. Nang sa ganun ay mas mataas ang kalidad at maiwasan natin yung pagkabulok. Ganun din po sa ating gagawing binhi, kailangan ito ay dapat malinis, puro at nasa tamang moisture content.
Yun po ang kabuuan ng palaychik system na meron siyang siyam na palaychik. Hindi po natin makakamit yung sinasabi nating mataas na ani at malaking kita kung hindi po natin tutuhanang isagawa itong sinasabi nating palaychik system. Ang RCEF at palaychik system ay mga programang binuo ng gobyerno upang makasabay ang mga magsasakang Pinoy sa ibang bansa. Ang palaychik system po ay pinag-aralan at napatunayan na epektibo sa pagpapataas ng ani. At sa tulong ng mga programang handog ng RCEF Extension Program, ay sigurado na po ang masaganang ani. Ito na ang panahon, subukan ang palaychik ngayon. I am Beulah Savory Filia of 4-H Club Mansalay Oriental Mindoro. I pledge my head to clearer thinking, my heart to greater loyalty, my hands to larger service, and my health to better living. For my club, my community, my country, and my world.